mga ka-fruit salad, this is Alyssa Muhlach, a.k.a. Tokpia ng pamilya ko. Kamusta po kayong lahat? Sana po you are all safe and healthy. Alam niyo po, in times like these, marami pong maglalabasan ng mga damit na pinaglulumaan na or hindi na po natin masyadong ginagamit. Kaya actually, this is the best time to be creative. You can turn your old clothes into something useful at home. At imbis na itapon, pwede pa po natin mapakinabangan sa bahay ang mga luma nating damit. Ating gagawin, I'm sure marami po sa inyo ang nakakaalam nito dahil sa tuwing may pinaglulumaan po tayong damit o damit na hindi na natin masyadong ginagamit, ito po yung una nating naiisipang gawin. So the first thing that we will be doing is called a rag o tinatawag din nating pamunas o basahan. Ang mga kailangan lang natin ay yung old piece of clothing o lumang damit and a pair of scissors. So the first step is we have to take yung luma nating damit tapos magka-cut tayo ng square. So actually ito, pantulog siya dati na pants, so pajama siya. I cut out a square. So ginawa ko na siya in advance. I cut out a square, so ito na siya. So this is how the square looks. So parang ganyan siya kalaki na square. And then you fold it in half. Ayan. So now it forms parang a rectangle. And then you fold it into another half. So ayan, meron ka ng rag o pamunas o basahan na pwede mong gamitin panglinis ng mga gamit mo, panlinis ng cabinet mo. And what's very good about this is that it's washable. So very efficient siya. Pwede mong gamit-gamitin paulit-ulit. And it's very eco-friendly. At the best part, of course, napakadali niyang gawin. So you guys should try it out. Very easy to make a pamunas o basahan na pwede mong gamitin sa bahay at napakadali lang gawin. The second thing that we will be making is a dust cleaner. It's also very easy to make. Ang kailangan lang po natin ay isang lumang t-shirt, balloon stick, gunting, and isang glue gun. So what we have to do is kunin po natin yung t-shirt and we have to cut it into strips of about 1 inch thickness. And kaya po stripes yung pinili ko para mas madali kasi yung kailangan ko na lang gupitin ay yung mga stripes mismo sa t-shirt. So what you do, after you've cut it into strips, kailangan mo siyang banatin ng ganun. And then you wrap it around your hands. Tapos gugupitin para maging mas maliliit siya. Be very careful pag gumamit ng gunting. Fits around this long. Yan. Parang okay na to. So now, we will be gluing these strips to the balloon stick using the glue gun. So I actually made two of these DIY dust cleaners. You could use it to clean the dust in your closet, to clean the dust in your cabinets, when there's dust on the table. It's actually really up to you. You could use it wherever you see dust in. So yeah, so this one I used the same pajama print from earlier from the pamunas, and then this one I used the striped shirt that I showed you earlier. DIY dust cleaners. The last thing that we will be making is a tote bag. It's also very easy to make. Ang kailangan lang po natin ay isang sleeveless shirt, rubber band, and isang carton or box na rectangular shaped. So what we will be doing is kunin natin yung sleeveless shirt. Ito. Tapos babalik ta rin ang ilalim na parte ng sleeveless shirt. Tapos itatali po natin gamit ng rubber band. After noon, babalik ta rin po natin. So it will look like this. So parang ganyan. But we would then add, para maging mas sturdy siya, ilalagay natin yung carton. So there you go, you can use this tote bag when you go to the grocery para mamili po ng mga essentials. You can use it when you go out to buy medicine as well, or yung mga prutas o gulay rin. Actually, pwede, wag lang masyadong mabigat siguro.
And then, what you can do is, pag uwi nyo po, you can wash it agad, pwede pong hugasan, para ma-make sure po natin na na-disinfect. And what I love about it, aside from that it's eco-friendly and washable, is that it's also very easy to make. Kaya kung ako po sa inyo, itatry ko na po to sa bahay, how we can use old clothing to make a tote bag.